Another question pwede po. Kasi, di ba yung tawag doon, yung holding hands pag nag-prayer, hindi na siya allowed, di ba? Prayer ng Our Father po ba? Kasi hindi, not in the Our Father. Mayroon kasi kaming meeting sa ano, sa Legion of Mary. Tapos nag-holding hands. Parang gusto ko sanang, ayaw ko mag-holding hands kasi alam ko kung mayroon something na sa ano, sabi ni Brother Wendell, na mayroong process or something na pwede kang ma-ano, di ba, ma-infect din. Kaso lang, I don't know how to tell them na hindi pwede. Ano po yung dapat kong gawin? Kasi every time na mag-prayer, naka-holding hands po. Okay. I don't know how to approach or to tell them na hindi siya pwede because of the ano, of the sa exorcism na. Okay, so ibigay natin uli no kay Brother Angel dahil ito ay isang lay minister at mas nakakaunawa ito ng liturgy, Brother Angel. Yun po naman yung mga ano, yung mga hindi nyo kilala, medyo delikado yun. But actually kami noon sa nung nasa Pilipinas pa ako, pagka lalo na itong ano, itong huli yung magpapasko noon eh, bago ko umalis doon. Yung pari namin, yung kakanta kami ng pag kumakanta kami ng actually ang pari namin may songs na Christmas songs. Ano kay Jose Marichan noon. So kakanta muna kami bago siya mag-final blessings. Hawak-hawak ang kamay. Wala lang pong problema yung kapatid. No? So, ang ano lang yung pray over po ng mga ano, yun medyo delikado yun kasi nga kung di karapat dapat yung maglay hands sa'yo. Pero yung holding hands na yan for the purpose of parang kasi community yan eh. No? So nakikipag-isa ka lang. Wala naman po sinasabi sa atin ang turo ng simbahan na bawal 'yon. Ang bawal talaga at maari no, hindi lahat kasi pwede mag-lay hands yung itaas natin ang makamay para sa may birthday. 'Yon. 'Yun ang sinasabi ni Bro Wendell, pero yung hawak-hawak kamay, wala naman pong binabanggit si Bro Wendell doon. Ang binabanggit niya noon yung may mag-birthday, sasabihin ni Father, itaas natin kamay para sa ano. So siya hindi siya nagtaas, which is valid po kasi hindi lahat na nagtataas ng kamay ay nasa state of grace. Eh kung pwede ka makontaminate talaga doon, may nasa harap mo, walking possessed pala, tinaas yung kamay mo sa'yo, may birthday ka, birthday mo. Yun ang delikado po. Pero yung hawak-hawak kamay, lalo na ano naman kayo, nasa church kayo, grupo kayo, magkakakilala. Wala lang po masama doon kapatid. Ang pari nga namin pagka ano misa may time na, 'di ba? Hanggang ngayon naman ang pari magre-request yan o hawak-hawak po tayong kamay kahit sa Our Father minsan. So nasa discretion ng diocese 'yon. Ang talagang delikado yan. Laying yung pray over na alba may birthday, may mga lolo lola na grandparent something. 'Yun ang delikado kasi pag nag-pray over may ano siya, baka ma-contaminate po kapatid. Yun po kapatid. Saka Bro Angel, ang isa sa turo ni Saint Cyril of Alexandria Sister, no? Sabi niya, sa gawain ng iglesia daw, no? In essential things, unity. Sabihin, yung mga essential na gawain, doon tayo dapat magkaisa. Sa non-essential things, liberty. So kung ano ang desisyon ng obispo, sundin natin. No? Kung ipahintulot niya yung holding hands, why not? Kung ipahintulot niya na hindi mag-holding hands, why not? So, yan ang essential. But, sa lahat ng bagay, charity. No? Dapat sa lahat ng ginagawa natin, andun yung pagmamahal, pag-ibig, na yun ay ginawa natin para sa Diyos. No? Dahil yun ang sinabi ni San Pablo sa Colossians 3:17, na anuman ang inyong gawin, basta sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, gawin mo. Hindi po siya bali ano ng ano bali sa Legion of Mary lang siya, bali ministry lang siya ng ni Mama Mary. Yun ang sister. Ano man, sabi ni San Pablo,
Ano man ang inyong gawin, basta sa pangalan ni Jesucristo gawin nyo. Pero dapat under alituntunin ng obispo. Hindi yung the under sa gusto nyo lang. Sa obispo pa rin, kung ano yung ipinahintulot ng diocese na yan, then gawin nyo. Okay. Hindi, bagong member lang po kasi ako ng Legion of Mary, kaya nagtaka lang po ako. Or maganda yung Legion of Mary, maganda. Marami ako kasama mga kakilala taga Hong Kong. Sila sister, basta sisters yun sila. Parang nag-ano lang po ako, nagtaka, saka, kasi nakikinig ako kay Brother Wendell saka dito. Kaya parang na-confuse lang. Tapos, i-ano mo lang yan, sister. Lang parang sabaga, gawin mo siyang moto sa iyong buhay. No, yung quotation galing kay Saint Cyril of Alexandria. Sabi niya, in essential things, unity. In non-essential things, liberty. But sa lahat daw ng mga bagay, no, in all things, charity. So dapat yan ang isa sa mga gawin nating motto in life. Para alam mo, ikaw mismo ba bilang Kristiyano, alam mo na ito ay hindi masama, ito ay masama. Alam mo dapat yung mga bagay na mga principle na galing sa ating mga church fathers. Kasi yan ang sabi ni San Pablo eh. Bro Romel, pakibasa mo ngayon 37 ng Hebreo, Bro Romel. Okay, 37. Okay po, ito mababasa natin sa Hebreo 13:7. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Ang ganda ng boses ni Bro Romel, nakapanindig balahibo, malamig. So ganun, sister, no? Alamin natin yung mga the way mag-teach or magpahayag yung ating mga church fathers, early church fathers. Kasi pag marami tayong matutunan sa kanila eh, pwede mo yung magamit ngayon. Ikaw mismo, kahit hindi ka na magtanong, alam mo na ito ay hindi mali, ito ay tama. Pag alam natin yung mga pananampalataya ng ating mga unang kaparian. I mean, church fathers. Thank you very much po. Maraming salamat.